Mga kagoy, sampu kaming nagplano para tumagay. Kaso mga kagoy, hindi sila pumunta kaya tinuloy ko na lang ito. Tara, samahan niyo ako magluto ng pigar-pigar. At dahil sampu nga kami nagplano at ako lang ang matutuloy mga kagoy, pumunta muna ako sa bilihan ng mga karne para bumili ng karne ng baka. At dahil hindi sila natuloy, solo kong pampulutan tong gagawin ko. Balik, gagawa lang naman tayo ng pulutan natin dito ng pigar-pigar. Una pala ay naghiwa muna ako dito ng bawang na gagamitin natin. At ang isinod naman natin dito mga kagoy ay magbabalat tayo ng sibuyas. Balik, nabili natin palang karne mga kagoy ay mamarinate natin. At ito na ang nakakatawa mga tol. Yung mga tropa ko, chat ng chat sa GC. Namimiss na daw nila ang isa't isa. Kaya nagplano ang buong tropa na magtatagay. Kaso mga kagoy, habang palapit na nga ang plano, ay unti-unti na nga hindi sumasama ang mga tropa. Ang sasabihin nila, may lakad daw sila. Makikipag-date daw sila. Maglilinis daw sila ng bahay. At yung iba naman ay walang pera. At pakiramdam ko na nga sa part na yun mga kagoy, yung plano namin ay wala ng kulay. Magiging drawing na lang ulit at hindi na makukulayan. At syempre, dahil ayaw kong madrawingan lang, gusto kong kulayan ang plano namin. Sa akin kasi mga tol, kapag walang pera ang tropa, hindi na importante yung sa akin. Eh, ang importante lang naman mga kagoy ay makasama namin ang bawat isa. At dahil walang pumunta sa bahay namin kahit isang mga kagoy, sa 10 nasa GC ako lang matutuloy na tumagay. Kaya for the shot ang agoy. Subali, ginigisa pala natin dyan yung papaitan ng baka. Dahil gagawin natin yung sauce later. Basta kapag ganito nang naging itsura niya, pwede na so, yan. So inumpisahan ko na nga hugasan yung ating nabiling baka. Pina-slice ko na nga kay ate yan para hindi na ako mag-slice sa bahay. Dahil yung kutsilyo namin ay mapurol. Hindi pa napapahasa. Ewan ba kay ate, bakit ayaw niyang ipahasa? Ibinigay ko naman sa kanya yung pera. Feel ko na naman mga kagoy, pinang-melt din niya na naman. At ayun na nga, bago pala natin siya iluluto, ay mamarinate muna natin siya. Kumuha muna ako ng asin dito at konting paminta. Saka ako naman ibinuhos yung bawang natin na hinati at yung konting bechi. Malakas daw makabobo. Pero hindi naman siguro. Agoy. So natapos na nga natin itimplahan. Ilalagay na nga natin yung ating karne. Humingi na pala ako ng konting sebo para yung pigar-pigar natin ay malinamnam. At saka natin ito himas-himasin ng masarap. Ito ang pinaka-paborito kong parte sa pagluluto, ang paghihimas. Dahil dito ako nagiging bihasa sa paghihimas. Kayo ba mga kagoy? Magaling ka rin bang maghimas, agoy? Sa tingin nyo mga kagoy, approve na ba itong aking niluluto? Kung approve na ang aking pulutan mga kagoy, e comment mo nga kung taga saan ka at saan napadpad tong video na to. At mag-suggest ka na rin mga kagoy kung anong ininext kong ilulutong pulutan para sabay-sabay tayong tumagay. Bali sa kawali pala natin ay naglagay tayo ng isang boteng mantika. Dahil kapag iluluto kasi ang pigar-pigar ay kailangan madaming mantika. At lubog na lubog dapat ng ating karne. Bali, pinainit ko pa pala yan ng mga 20 minutes. Para pag nilagay natin itong karne natin, ay merong sound effect. O, diba mga kaagoy, astig ng sound effect natin. Bali sa technique pala ng pagluluto ng pigar-pigar mga kaagoy, ay dapat kapag naluto na, wag mo na masyadong ipiprito ito. Para kapag tinanggal mo sa pinaglutuan niya ay malambot pa. Kapag masyado kasi nating tinustado, ang kalalabasan ng ating pigar-pigar ay magiging apigar, agoy. Este, magiging tustado at matigas ang ating karne. Sumayaw ka lang naman habang nagluluto, kahit hindi pumunta yung mga ibang tropa mo. Kung papansin niyo mga kaagoy, maglalagay tayo dito ng atay. Dito kasi sa Pangasinan mga kaagoy, sikat ang pigar-pigar. Sa pigar-pigar kasi dito ay pwede kang magdagdag ng atay. Pero yung mga iba namang kumakain mga kagoy, hindi na nila pinapadagdag ng atay. Dahil mas gusto pa daw nila na purong karne. At hindi na sumama sa timbang itong atay. Palulutoy lang natin to ng konting-konti hanggang mawala na yung dugo sa atay. At kapag masyado kasing naprito rin ang atay, may chance na titigas talaga. Kaya dapat mga kagoy, ay oorasan mo dapat ang pagluluto mo nito. Para mas lalong maging solid ang ating pulutan, maglagay tayo ng maraming onion. At saka mo haluin ang haluin hanggang maging okay na to. At dahil okay na nga yung ating pigar-pigar mga kagoy, umpisa na nga gumawa ng sausawan. Naghiwa lang muna tayo dito ng mga sibuyas, sili, at kalamansi na pampaasim sa ating sausawan. At saka mo agad timplahan ito, ilagay na ang sibuyas, sili sa isang lalagyan. At pigain mo na agad ang kalamansi. At saka naman maglagay ng toyo. Ganito pa lang sausawan ng pigar-pigar dito sa Pangasinan. Kahit ako lang ang tumagay mga kagoy, ang importante masarap ang pulutan. Kaya sa mga tropa ko, bahala kayo dyan. Basta't ganitong setup, hinding-hindi ako tatanggi hanggang dito na lang muna, agoy!